guys, welcome back to my channel. I am Arianne Bautista, and for today's vlog, I'm gonna share with you my experience, and it's really not a requirement sa sponsor ko, but I just wanna share for you to really know yung mga nakikurious ba about getting your veneers. As you can see, I have a very beautiful smile. Wow, self-proclaim. Pero yeah, it's been 5 years na yung veneers ko. Actually, up and down. But I'm gonna share you the difference kasi yung upper ko is porcelain and the lower part are composite. So, first, bakit ba ako nag-veneers? Actually, maayos naman yung ngipin ko before. Like, nag-braces pa ako, ganyan. Ang problema lang, siguro OC lang ako because yung hindi pantay-pantay yung color ng natural teeth natin, di ba? May dito maputi, tapos may yellowish, may ganyan. Di ba sinasabi pa nga nila that the yellower it is, the stronger your teeth are, di ba? But parang sa akin, na-OC lang ako. And siguro parang, di ba yung mga beauty queen, beauty pageants, yung mga napapanood natin sa Beaucon, they have a very flashy smile na talagang parang perfect smile sila, di ba? And siguro yun yung gusto ko. So, I researched about it, and there are a lot of, actually may 5 kinds of veneers, but maybe here in the Philippines, dalawa yung lagi kong naririnig sa dentist would be the porcelain and the composite veneer. So, I am going to the dentist today to change my veneers, yung upper, kasi nag-crack. So, yun nga, no? 5 years na to, syempre, like a normal tooth, lumiliit din siya. Pag, alabaw, diba, everyday, kumakain, or cleaning as well. So, lumiliit siya. I feel like numipis na siya masyado. So, medyo nag-crack na to. Plus, ang careless ko, hindi ko man lang iniisip na I'm just wearing veneers. Pero kasi sinabi naman ng dentist, it's as strong as your teeth. So, parang kagat ako ng kagat. I remember when we were in Europe, mukha akong bebang. Kasi, kumagat kami ng hard sandwich na pinipilahan. Tapos, pag kagat kong ganun, ayun, nagka-crack. Pero hindi pa naman siya natanggal-tanggal. But nag-crack siya. But eventually, natanggal na siya. As in, hindi ko sure kung makikita nyo siya sa camera. But, ayan, nag-crack siya ang dalawa. Buti na lang, nakuha ko yung na-crack. Kasi kung hindi, bye-bye na, no? So, when I went to the dentist, which is Dior, my dentist, Dior Dental Clinic, kinabit lang nila, dinikit lang muna, temporarily. And other one is this one. Nasira talaga siya. So, temporary siya or composite veneer. So, yung composite veneers is sa ilalim ko. But, ang problema lang kasi with composite veneers, it's prone to discoloration right away. So, parang after 6 months, I have to go back to the dentist to do some cleaning once again. Kasi, syempre, diba, ano bang mga laging nakakaano ng stain, diba? Coffee, chocolates, ganyan. Eh, ang hilig natin sa coffee, diba? Coffee is life. So, parang ang bilis mag-discolor nung baba ko, nung lower ko. That's why, naiiwan siya. So, sometimes, parang when I smile, ang puti-puti nung upper and yung lower, medyo may mga stain. So, that's the difference between porcelain and composite veneers. Ang maganda naman with composite veneers, hindi talaga sobrang nababawasan yung totoo mong ngipin. When it comes to porcelain veneers kasi, talagang konti na lang yung matitira sa ngipin mo. So guys, yun ang darkest, deepest secret ko. So, yung normal teeth ko, wala na siya. As in, ganito na lang siya kaliliit. Ganyan. Para lang may kapitan yung pinaka veneer ko, yung pinaka porcelain veneers ko. So, with composite veneers, may chance na pwedeng hindi na babawasan pa yung ngipin mo. Like, alam mo, for example, you have small teeth, diba? May iba maliliit lang tayong ngipin. So, papatungan lang siya ng composite veneers. Like a cement. Like a masilya na, alam mo yun, nalalagyan ng pasta para mas gumanda, mas mag-align, mas lumaki, ganyan. So, ganun si composite veneer. So, right now, temporary composite veneers din yung nandito sa akin kasi nga nabasag. But, in the long run, syempre may iwan yan. So, if it's still composite, if I'm gonna let it be like that, may iwan, magkaka-stain yan, and tapos yung iba maputi pa rin. So, right now, I'm gonna go to my clinic, the Your Dental Clinic, to remove
all the veneers. But syempre, susukatan pa nila ako. So, pag tinanggal nila dito, ito, lalagyan nila ako ng yung parang temporary pasta para naman magmukha pa rin normal yung ngipin ko until magawa na nila yung talagang new set of veneers ko. And some of my friends, talagang naglalast talaga yung veneers from like 5 to 10 years. Actually, 10 to 15 years pa nga eh. But super careless lang talaga ako. So, siguro kailangan talaga is to take care of your teeth. Kasi ako talaga parang feeling ko, natural lang ipin ko, kagat ako ng kagat ng kahit ano eh, diba? I mean, feeling, kasi ang confident ko, kasi alam kong sobrang strong. Kasi talagang ipin mo talaga siya. You won't feel that it's veneers. You will feel na teeth mo talaga siya. Probably, I'm gonna show you kung ano itsura nung temporary na lalagay nila sa upper ko pag tinanggal na nila lahat. Kasi syempre, mahirap naman i-video ko, guys. Ito yung ngipin ko na wala na, yung binawas na. You can Google it na lang kung gano'ng kanipis yung matatanggal sa ngipin nyo pag nagpa-porcelain veneers kayo. And I just wanna share before that, nung bago kinabit yung sa akin, parang mga nakatatlong balik ako. Kasi nung dumating yung, ano ko, yung veneers ko, nung kinabit, parang di ako comfortable or mas gusto ko mas manipis pa, ganyan. So, hindi kasi siya pwede na ninipisan lang and then, okay, na ikakabit na ulit. No, kasi may gloss na yun. So, dadating yun sa clinic nang nakagawa na separate tooth, ganyan, tapos with gloss na. So, kung babawasan nila yun, sukatin nila ulit, they have to bring it back and then i-gloss up ulit nila yun. So, kaya nakatatlong balik ako para makuha yung saktong fit talaga nung veneers ko. Well, I guess parang pustiso, no? Parang yung mga ganun din. So, yeah, I'm gonna go there and I hope na mas na maging okay. Actually, maganda naman siya ngayon. Ganyan, diba? Kahit ito temporary lang. Tas ito, nag-crack. Pero kasi, one time kasi sa Japan, meron kaming karaoke. Nang karaoke kami. Alam niyo yung mga glow-in-the-dark? Yung glow-in-the-dark na lights. As in, kitang-kita na ito lang yung nag-glow. Yung, kasi, ang maganda rin sa porcelain, no? Kapag mga ganong glow-in-the-dark, parang niya talaga siyang natural teeth. Hindi siya mag-glow ng sobrang flashy. Unlike composite veneers na talagang umiilaw ng neon green yung ngipin mo. So, nung nandun kami, ito lang yung umiilaw ng neon green. Tapos yung iba, the rest, normal. So, yun, magiging ano talaga, uneven din siya eventually kung hindi ko siya gagawa ng paraan. So, I'm gonna go there later! How's talking, ma'am? Ay, naman. Just ma'am. Thank you. Masarap. Balik ako for sure. Ipon muna. Mag-dali ka. Smile. 3, 7 ako. Yeah. Ang ganda ko. Okay, steady. Makita niyo po yung buong profile ko ng ano. Mm-hmm. Picture na ko din. Okay. Ganyan na yan, oh. Ano pa? Thank you. So, natanong ko na, guys, hindi naman pala kailangan palitan all the time kapag may nagka-crack na isa or dalawa. It's just that hindi sila yung gumawa nung veneers ko before. Kaya, since ngayon, they're my new sponsor clinic. So, gusto nila bago talaga lahat. So, meaning, kapag talaga may nag-crack na isa lang or dalawa, it's fine. No problem. As long as sila yung gumawa, then hindi mo kailangan palitan lahat. Just the one that's cracked or damaged. So, and I'm done. Grabe, hapon na. It's already 5 PM. And antagal talaga. And look, did I put some lip
filler. Mukha ko naka-filler, so medyo namamaga pa siya. And it's numb. So kanina nung uminom mo ng water, talagang medyo natatapon siya kasi hindi ko ma-feel talaga yung upper ko ngayon. So ganun po siya yung feeling. But pwede naman daw kumain. Look at the temporary. Ayan siya. Nag-breakout ako, guys. My God. Wala pa akong makeup. At buti na lang, hindi rin ako nag-makeup kasi medyo mababasa talaga yung mukha mo dito. Kakatanggal, alam mo yun, yung procedure talaga. So, yun nga yung tanong, no, kung masakit ba yung procedure. So, from 1 to 10, I could rate it at 6 maybe because, ano ako eh, matiisa na ako sa pain. Oh, wow! So, kaya naman siya talaga. Pero, nagmabother talaga ako sa lips ko. Parang, the Kardashians yan. So they asked me which color, so papapiliin naman kayo kung anong gusto nyo. Meron yung parang yellowish, meron naman yung super white, so I chose the BL2 na pwedeng i-tone down to BL3. So yung BL1 yung talagang pinakamaputi. If you really want to have that super duper beauty queen color, so pwede yung BL1, but sa akin kasi yung previous ko BL2 rin talaga, so wala, gusto ko lang din ng medyo maputi. At ita-translucent din nila, pwedeng ganun. Yung translucent, meaning, yun dito sa ilalim, parang translucent siya. Translucent siya. Para magmukhang natural din talaga. And then, nagreseta sila ng gamot sa akin. Sensodol ba for the gums? Kasi sobrang nabugbog talaga yung gums ko today. So, kailangan kapag sa next procedure, healthy siya. And yun, na-amaze ako sa procedure because before, like 5 years ago, talagang manual, lahat. Yun nga, diba, isa-isa. Tapos, nakatatlong balik ako to fit the veneers. Tapos parang pag di pa tama, I have to go back again until matama na yung fit. But right now, ilang beses akong sinukatan. Mga tatlong beses. So, probably that would be just once na lang tayo pupunta. Just once. Wow. So, once na lang tayo makakapunta for the perfect fit. So, I'm gonna go home now. Pagod na ako. Actually, lalo na yung gums ko. Sobrang nabugbog na siya. Para talaga siyang operation. Pero hindi naman talaga siya super masakit. So, it's fine. I'm gonna see you probably after 2 weeks. I'm gonna update you. And if ever man may mangyari sa ngipin ko, sa temporary ko, I'm gonna update you. And yeah, bye guys. Update, natanggal yung magkabilang sides. So that first night na kinabit nung temporary veneers, natanggal yung left, tapos the next day yung isa. Ganun lang talaga kasi pag temporary, sobrang marupok niya, like ikaw, charot. Ano siya, sobrang hindi kasi talaga siya strong. Siyempre, temporary lang. So, ito siya, oh my God. And kaya siya, oh, natanggal. So, I have to go back to the clinic para ikabit ulit to. Hindi na talaga dapat ako kakain ng matigas. Matigas in a sense na, siyempre, crispy pata given matigas. Actually, saan ba to? Matigas na kanin. Ganun lang. Very sensitive niya. So, super diet lang pala talaga kapag naka-temporary ka. So, I'm gonna go back there. So, after 1 month, ito, nagpagupit ako. Yes, I cut my hair short with bangs, yan. And, yan ang mga maraming naging changes sa akin this year. And including, of course, syempre, ito ngayon topic natin sa vlog na to, my veneers, ayan. Guys, I'm so happy. Honestly, maganda rin naman talaga yung before ko na veneers yung set. Pero according to Dr. Diorella, ayan. So that's why it's Dior Dental Clinic. Kasi galing yun sa name niya na Diorella. Na she wanted to have my set of teeth na mukha talaga natural. Yung hindi mo isipin na veneers. Which is, actually, mas okay, diba? Kasi dati parang sobrang lalaki ng ngipin ko. Na very white, na medyo very fake, ganyan. So yun sa kanya, ang gusto niyang approach sa mga clients niya would be very natural teeth, even the shape and the size. So mine, yung shape nung sa akin, parang yung dati ko lang, nung bata pa ako, yun yung shape ng ngipin ko. So, not too big for me, and not too small. Actually, sabi pa nga niya, parang pumayat ka, Arianne. Kasi, depende rin pala yun sa pagkapayat ng face mo. So, pag pumayat ka,
kailangan mas liliitin pa yung ngipin mo. Sabi niya nga, ah, gusto ko pang palitan yung ngipin mo kasi ang pumayat ka. Eh sabi ko, eh baka tumaba naman po ako, doktor. So, diba? I mean, aesthetically speaking, she knows, diba? Dr. Diorella knows. So, I really trust them and I'm so happy with my veneers. Ayan, ang ganda talaga, guys. Lalapit ako. Ayan. Oh, diba? Don't mind the acne. And just to clarify pala, so sabi ni doktora na kaya siya nag-crack kasi sa bite ko sa baba. So parang siguro kailangan talaga right level, kumbaga, yung shape ng ngipin mo para hindi magka talaga bite-bitean yung isa't isa. Actually, ang galing kasi they found out na nag-grind ako pag natutulog. Actually, tinanungan nila, Arian, nag-grind ka ba pag natutulog? Hindi ko po alam eh. Mag-isa lang po ako natutulog. So, hindi ko rin sure. So, ginawa nila ako ng mouth guard. So, I'm gonna show you. Para siyang yung mga invisible braces, ganyan. So, eto, ginawa nila ako ng mouth guard. So, ay dalawang set siya. So, parang pag nawala or nasira, ganyan. Sa taas lang naman. So, parang kapag nag-grind ako, at least hindi nasisira yung gums ko or hindi sila nagbabasag-basag, ganyan. And come visit if you have dental problems or yung veneers. Kasi for me, sila yung the best na pwede mong sabihan ang gusto mong set ng ngipin. Yung tingin nila na babagay sa'yo. Ganyan. Yung clinic nila is in Centuria, Makati and SM Aura. So, set an appointment now. And if you have any questions, clarifications, or whatnot, comment down below. I'm so happy to answer everything. And thank you so much for watching. This has been Arianne Bautista. I hope na naging helpful tong vlog na to regarding veneers. And if nagdadalawang isip ka or whatsoever, you can comment down below if you have any questions. I would gladly answer it para sa inyo. Kasi ganun din naman ako. Ang dami kong questions before. So, adios!